rankings kasi ako before, guys, for NXT, medyo nasa mababa silang position or mababa yung rankings nila. Kasi sinabi ko, majority of the players are bata. Kumbaga, yes, oo, tama. Mahirap kapag lahat kayo, para sa akin na same age bracket, kumbaga walang pinaka magko-command or parang pinaka walang authority. But anyway, looking at the performance of NXT or yung kanilang transitioning and evolution of play here on MPL Season 7, specifically on the way they defeated Bren Esports. Siyempre, hindi natin makakalimutan that Bren Esports is Bren Esports. Pero to think that these players are, yung pie nila is bata, imagine mo, sabay-sabay sila nagmamature gameplay sa kanilang judgment. So, si NXT, kumbaga, ano siya, evolving team na throughout the whole MPL Season 7, mataas yung chance na mag-iba pa lalo yung laro nila. Lalong-lalo na pag mas naging intact yung gameplay nila, parang ganun. Mas maging fluid, mas maging suabe, kumbaga. Talaga. Pero mainit din yung comment section natin dito. Ang dami natin mga upwards, mga tropa sa Just ML na nagko-comment, especially dito rin sa channel mo, Chantel. Shoutout nga pala kay Rafael Reyes, kaya kay Madam Urbe. Oo, shoutout naman dyan. Eto na guys, ang balita sa ating casters prediction, community prediction. Tingnan natin yan, ipapakita natin ng member of the jury. Nasa may gilid pa yun, abangan natin. Ayan. Maganda na sinabi ni Clowell dito, utility support meta ngayon, which is Hiyang ang blacklist. Meron katotohanan yun. Pagka grabe kasi actually ngayon, kumapansin mo din, medyo nag-grind kasi ako sa rank games. Ayan, naikasa na 2-0. And going back dun sa line of thought natin, pagka kasi sobrang mag-zone out yung inyong support, even the tank, grabe yung potential na mabibigay mo or grabe yung space na mabibigay mo for the core. So si Papi Eson din, grabe yung niya, Daddy A. Grabe yung performance niya lately. Grabe yung mga hero ni Eson, no? Parang hindi, alam mo yun, wala kang particular na hero na ibaban sa kanya. Kasi pag alam mo, Chantel, pagkalaban mo kasi yung blacklist, all eyes on Madam BK. Alam mo yung aura ni Venus doon sa drafting. Lahat kanya. Kumbaga ba, lahat kukuhain sa kanya. Aalisin lahat ng pwede niyang gamitin, lahat ipo-focus natin sa kanya. So, sino magbe-benefit? Yung ibang kakampi ngayon ng Blacklist International, mau-open yung mga gusto nilang pwedeng gamitin. Oo, and speaking of mau-open for Blacklist International, sinasabi nga natin ang All Eyes on Venus, baka hindi na nilang masyadong nasa scout kung ano ba yung mga hero pool nung hero pool ng ibang players kasi naka-highlight nga to them. And to think na majority of the bans ng ibang mga players or ibang mga teams, if they're up against this Blacklist International squad, automatically, binabawas nila. Kunwari ito, ganito kalaki yung pool ni Venus. Iti-trim down nila dun sa pinaka-ayaw nila talaga na pagka ito talaga yung ginamit ni Venus na hero, napakahirap talaga. Pero alam mo yun, pagka sabi mo na lang 5 bans. 5 bans is totally meant for Venus. Parang ang dami mong option na binigay sa side lane. Kasi ngayon, kapag ka maayos ang side lane mo, or super sustainable ang side lane mo, kahit isang lane lang, ang iikutan ng mid lane mo is isang lane lang. So, mababaog yung iniikutan na lane lagi. Kasi makakasecure sila na makakasecure ng kill. But anyway, Daddy A, eto. Dami natin sinabi sa dalawang teams natin, meron akong nagwagi sa ating community prediction, and that is Blacklist International with a 2-0 score against NXT. Sa mga bago nating sa stream natin, guys, nilagyan natin ng konting twist na sanay po kasi kayo sa casters prediction, ngayon community prediction tayo. So lahat ng inyong ibabato dito, babasahin natin yan lahat para madami tayong madami tayong kanya-kanyang opinion sa bawat team. So ngayon naman, opinion na niya naman ang aming pakikinggan. Meron lang tayong sariling opinion dito. Ako naman, doon naman sa side ng NXT, balikan ko lang. Nakakuha sila ng points. Yes.
Huling panalo nila ng series napakaganda against Brent Ports. Kaso nga lang in terms of series, natatalo sila. Pero still, nakakuha sila ng points. Meron pa rin silang puntos. Ngayon naman ang pinaglalabanan dito, di ba? Ayun ang basihan ng group stage. Nakaka-points sila. Oo. Alam niyo guys, yung mga paano, kahit matalo kayo per series, but as long as it's not 2-0, mataas eh. Mataas yung chance. Kasi yung pinaglalabanan pala naman on the group stages, guys, is kung sino yung top 8. Kasi may dalawang malalaglag, technically. Mm. So, as long as on you're the top 8, pagdating sa ano, sa pinaka ano na talaga, tsaka kayo talagang mag-grind ng points, yun yung literal na kailangan talagang kuhaanin lahat. Di ba? Ngayon, ang pinaka ano is makapunta ka dun sa ano na yan, sa points na yun. Ayan, shout out kay Chloel sa mga sumagang gasek. Ano po? Okay, ayan, ready yung game to natin. So, first series, guys, again, that is Blacklist International 2-0 po, dito sa ating community prediction. Moving forward, guys, meron tayong second series. Yan, ang Signal Ultra at Bren Esports. So, Signal Ultra, today, medyo hindi naging ganun kaganda ka ng performance. Hindi. Medyo, alam mo ba, ang expectation ko sa Signal Ultra, kasi syempre, ang ikaw yung nagmamasid, ikaw yung pwedeng mas mag-aral kasi lahat, umaga ba, ikaw yung nakatago, ikaw yung merong tinatago, hindi namin alam, di ba? Hindi alam ng lahat ng teams kung ano yung pwede mong ilabas. Kaso ito na, umaga ba, sa laro ng Pusoy Way, ibinahig na yung baraha mo, umaga ba, baba, sa nagit sa kababa, marehas kang talo. Diba? Para natusiro ka ng Omega, natusiro ka rin ng Work Austin Force. Pero this time around, day 3, lalaban ka sa Brent Esports. Take note, Chantela, yung Brent, mahaba ang pahinga nito. Mm-hmm. Same as Blacklist International. So, yung aura rin na lumabang kanina, na natusiro yung Onyx PH. Kaya, alam naman natin, yung Brent may medyo pabalik na eh. Diba? Medyo... Slowly but surely. Slowly but surely. Umaangat na eh. Ngayon, hindi ko makita yung Signal Ultra. Paano ba aangat ulit yung signal nila dito eh? Yan ang gusto kong makita eh. Kaso, ang bigat. Medyo nabibigatan ako sa kalaban nila ngayon. Alam naman natin kung ano yung Brent Esports eh. Oo, oh, kumbaga hindi pa rin talaga natin may kakailalat sa Brent Esports. Hindi sila kumbaga isa sa mga minamatang team. At hindi sila yung pinaka... Huh? Natalo ng ganito yung Brent Esports kasi Brent Esports sila. For Signal Ultra though, medyo lacking pa talaga eh na Daddy A. Parang, parang ang tagal nila magkaroon ng fire ba or ng signal. Sige, bilang Signal Ultra naman sila. Kumbaga, di ba sa huling caster's prediction natin, sabi mo, kung maglalaban ng Signal Ultra and Omega since yun yung first na ano nila, first na laban or first na makikita natin si Signal Ultra, hindi, parang hindi justifiable kung matu-2-0 si Signal Ultra. Kasi ang tagal nilang nagpahinga, tagal nilang in the shadows, kumbaga sila sana supposedly yung pagulat factor, pero hindi natin masyadong nakikita. But anyways guys, since this is a community prediction, open po ang ating poll. Pwede kayong mag-vote kung sino sa tingin nyo ang mananalo para sa ating second series ng week 3, day 3. Yan, comment lang kayo guys para ano natin. Ilan minutes? Mag-comment lang kayo dyan kung sino ang gusto nyo dito sa side ng Brent Esports versus Signal Ultra. Pero ako talagang napupusuhan ko talaga yung Brent eh. Kahit masabi mong people's champion. Mm-hmm. Talagang hindi ko talaga makita yung sa Signal Ultra, parang sloppy talaga siya, hindi pa sila nakapuntos. Medyo kailangan na nila makapuhin. Oo, parang ano yan, para sa construction, ano ang tawag doon, yung hindi pa nabubuhusan. Para tumibay, yun na lang yung kulang sa Signal Ultra kasi nandun na yung purpose, nandun na yung gusto nila manalo, pero kulang pa nagigil factor. Ito sabi ni Chloel Sumagang the second, Brent wins, mahirap sa drafting ang Signal tulad ng Thomas Jungle, hindi daw nila sure kung intentional. So ibig sabihin nila for Signal Ultra, parang nagtatry sila ng ano,
mag-experiment ng mga bagay-bagay, yes, na hindi masyado na po-pull off. So, pwede first thing, ultra back to basics, since sinasabi nga natin dito nag-experiment sila. So, baka makita tayo mas magandang performance from them. Ito, sabi din, ilalabas na natin. Anong ilalabas? Yung result. Akala ko kung ano eh. Oo. Pero shoutout nga pala sa lahat ng naka-tune. Lalo yung kasama sa amin na sa community prediction ng season 3 yan. Kay Chester ko, kay Irvic Tequia, kay Joe Mark Valdez, kay Brent Bantug yun, kay Jefferson Bulan, kay Gemma Cinto yun, kay Jason Ray Casta, Rebudan, baby galingan mo. Ayan, nice one, baby. Nice one. Ito sabi pa, DJ should be mid laner instead of roam. Okay, so parang nakikita nila dito na mas okay yata na ibang tao yung ano. Pero parang mahirap na. Anyways guys, itong ating community prediction. Ang sinabi ng Madlang People is Brent Esports with a 2-0 score against Signal Ultra. So, malinis yung mga ano natin. Ngayon, day 1, first series natin, 2-0 din. Ang nanalo is Blacklist International. Series 2, 2-0 din. Signal Ultra vs. Brent Esports. Brent Esports ang nagwagi sa puso ng ating MLBB community. Nandun pa din eh. Nandun pa din kasi yung ano, yung hopes for Brent Esports to show what they are capable of. Diba? And, sabi din dito ni ZV, Dave Amora, Brent Esports yan. Hindi pa nakamove on ang Signal Ultra sa pagkawala ni Hades. Ah, so one factor din yan na kinoconsider ng ating community, yung pagkawala ni Hades. Hades now is part of Aura Creative. Tsaka core kasi yun, daddy. Mahirap na kapag ka-core yung kailangan i-fill in. Kailangan grabe yung maging ano, maging practice kung mag-end preparation. Ito, kita mo naman si Hades sa Aura. Diba? Tama, iba yung ano, matindi. Sorry nga pala kay Vanessa Gonzalez. Sorry kay Hanzo Guinevere. Uy, pinagsama pa nga yung mga ano natin dyan. Shoutout kay Christian Solis. So, ito, moving forward, guys, for our last series of our week 3, day 3. Ayan, Omega versus LTE. So, congratulate, nakalabas na yung ano natin? Yung poll. Anong ilalabas si Taguro eh? Nakagulat ka naman, mabigla-bigla kang nilalabas. Omega LTE, Daddy A, anong masasabi mo dito sa dalawang teams natin? Amo, Omega, ayun yung masasabi mo na pangit na start. Na-2-0 ng X eh. Siyempre, lumabong ka internationally, tapos second ka ng MPL Season 6. Siyempre, mataas ang expectation mo. Paano? Biglang nag-iba yung takbo, Chantel, alam mo yun, di ba? Literal na change oil. Yung Omega, dire-diretso sila, puro 2-0 yung laban. Siguro dito, Daddy, sa Omega, medyo nagising sila nung inaagawan na sila ng bestie. Sabi niya, hindi pwede, inaagaw niya kami ng bestie, kailangan namin ipakita yung talagang kaya namin para na-secure ang mga dapat i-secure. Pero tama-tama yung sinabi dito ni Daddy A. Kumbaga, ano eh, parang unang performance nila sa MPL Season 7 natin ngayon, parang sasabihin mo na, ito ba yung ano? Parang, hindi ito yung ano, dito. yung Omega Esports, parang hindi ito yung nakasanayan. Pero ngayon, super nagbo-boom, kaya pwede na nating kalimutan yung sloppy start nila for this MPL Season 7. Anyways, for LTE naman, strong start, pero shaky na. Shaky sila ngayon. Medyo kumakalas yung consistency. Possible yun. Kasi na kahit natatalo sila, is consistent or super dikit ng laban lagi. Yung it could be anyone's game. Pero sa kanila kasi, nakikita natin na there are moments na talagang one-sided yung pagkapanalo ng kalaban nila. So, hindi natin masasabi totally that LPE is hinog na hinog sa tournament natin. But anyways, mga kaibigan, again, this is the community prediction. Me and Daddy A, we're just saying our insights for every team. Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung sino ang sa tingin nyo mananalo. Ano ba, Chantel, tuwan-tuwa pa ako sa Omega. Oh, game to yun ng Signal Ultra sa Omega. So, nagulat ako noon, may Tams na jungler. First time ko siya nakita ko na nagulat. Bago, parang bago yun ah. Bago dito sa season 7, week 3. Tapos, yung Omega naman, pumik sila ng Estes, Digi, Bruce.
Alam mo 'yon? Oo nga, prop. Oo. Grabe 'yun. Kumagaba kasi yung Signal Ultra no nung game 2, heavy scaling, kailangan talagang tipong bidahan eh, late game pa talaga eh. Kasi yung sagot ng Omega nung nagsama-sama gaming, kumagaba eto yung buong squad ng Omega nakipiesta na, walang maisagot yung Signal Ultra, dire-diretso. Hindi na lang makontra, oo. Hindi na lang makontra. Ultimo yung caster sa MPL nung sobrang hype na hype sa lineup ng Omega na 'yan. So, meron kang Bruno, tapos Diggy, Estes, tapos Mac siya. Grabe. Shoutout nga pala kay Arik Nicomedes. Yun, happy birthday sa'yo, tol. Kay Otep Martinez. Yun, magandang gabi sa'yo. Ayan. Shoutout po. Ito sabi ulit ni Chloel Sumagang the second. Omega wins. Nag-improve yung drafting and execution nila since their game against XE. May hirapan naman LPE if hindi mag-improve si Aspect. Tulad kanina, nahihirapan gumalaw si Aspect against eto Max at Chuck no. So ayun, for grabe nga yun no, DGSS ano, Bruno, parang sinabi Bruno nila na walang mamamatay sa pamilyang to. Napakasakit ng firepower ng Bruno, critical nandoon. Tapos sa mama pa ng back siya na magfo-front, 'di ba? Wala mahirap. Ito sabi ni ZV Dave Amor, LPE yan kung maglalaro si Yaku. Pero hindi siya maglalaro, Omega yan. Ooh! So nice insight dito for ZV Dave Amor. By the way guys, may hindi familiar, si Yaku is part of Signal Ultra before nung nag-champion. So dati din siyang DD Pro Gaming. So nakalaban nila nun si bago maging brand esports, yung Aether Main, sila Pain. Ayan, season 1. So, kumbaga, batak na rin dito si, ano, batak na rin si Yaku in terms of the pro leagues. Pero, yeah, hindi nga siya nag-alaro for LPE. But anyways, ano member of the jury? Kamusta ang ating poll dyan? Landslide ulit? Landslide na rin. Puro 2-0, no? Parang oh, hindi, siya, ano. Alam mo kasi lahat ng sambaya ng ano eh, Pilipino na naglalaro ng Mobile Legends nakatutok doon sa ano eh, MPL Season 7 eh. Kaya alam nila yung istorya ng bawat team, alam nila kung ano yung gameplay, alam nila yung drops, yun yung mga players, especially nga kay Sir CV, yun, gina mo, diba, na-point out pa nga niya si Yaku. Mm-hmm. Kaya wala eh, talagang malalandside, may kita mo talaga yung gameplay ng bawat isa eh. Oh, tama. Ito sabi ni Chester ko, Omega daw, Omega for him, pero 2-1 ang score. May pagka-same sila ng start, medyo smooth and not aggressive, pero mas nag-i-improve ang Omega. So, ang kanagandaan dito, nakikita din ng community natin na hindi lahat ng performance ng team on week 1 ay same on week 2 at same pa rin on week 3. So, nakikita nila or na-embrace na ng community yung term na improvement. Kasi yung iba parang hindi makaget over na ganito, natalo ni ganito yung ganyan, which is, ano pa lang naman, kumbaga group stages, it's all about the points. Kung isang win lang points siya, kung isang win lang siya, hindi siya ganun kalaking factor kapag ka nabawi naman sa ibang mga series. Anyway, sarap nga pala kay Aris Nicomedes. Sorry, Daddy. Alam mo, Chantel, pag merong naka 2-0 na team, nakaka-apekto rin sa iba yun. Mm-hmm. Kasi isipin mo, magti 3 points yun. Lumalaki yung ano eh. Lumalaki yung gap. Parang tumataas yung ceiling, tro. Oo. Lumalaki yung gap. Imagine mo, nakailan kung 0 si ganito. Siyempre, yung ibang team medyo apektado rin doon. Medyo bababa ang puntos nila eh. Lalalo yung gap nung isa na yun. Kasi kapag... Diba number one yan? Number one sa group A ngayon, alam ko, work eh. Imagine mo yun, work. Kumbaga, number one yung work sa group A. Mag-ipon ka na mag-ipon ng points ngayon para pagka sa mga susunod na ano, hindi ko naman sinasabi though for the teams na pagdating sa dulo, magpatuhan sila ng patuhan. Pero kasi, kung nakapag-imba ka na ng points mo at the top ng sobra-sobra, automatic, pag natuhan-tuhan ka, tataas ka pa rin pa isa-isa. Anyways, guys, ito tayo sa ating community prediction. Week 3, Day 3, and our last series, Omega and Laos Playbook Esports. Itinantos na ng ating madlang ML community na 2-0 para sa Omega Esports. Yeah, sa amin, Michael Miguel Jr. 2-0 yan, Omega. Performance pala ng jungler masyado malayo. Binibigyan ni si Aspect ng early sa game 1, pero bakit di siya nag-scale? Omega yan, 2-0. Nakakatuwa yung community natin ngayon. Oh, kasi interactive. Kasi nagsasabi din sila ng mga napapansin nila. Dito so far for our community prediction, dalawa yung nagbanggit kay Aspect. So,
For Aztec, siguro it's all about the positioning. Tama yung sinasabi nila. Kasi, to think na, ito sinabi niya, binigyan na siya sa early game. Binigyan na siya sa early game ng game 1, pero hindi nag-scale. Ibig sabihin, super tagal bago mapunta sa doon sa full potential ng hero si Aztec. Kumbaga, ang tagal mag-ano ng ano niya. Ang tagal niya mag-farm kahit bigyan ng space. And since binibigyan siya ng space, nakocompromise yung other lanes or yung mga kasama niya sa middle lane na iikot. Shoutout nga pala kay Earl John Villar. Ano ba naman ni Daymore? Daymore na! Masyadong mainit eh, no? Parang, wait, day 3 lang, member of the jury. Bukas ulit, guys. So, guys, lagi-lagi naman po tayo magkakaroon ng community prediction para naman malaman namin ang hinaing ng inyong saloobin. At mas magkaroon kami mga idea, mga casters, since kayo naglalaro namin kung ano yung mga opinion nyo sa bawat gameplay ng ating mga teams. So, that is for our week 3, day 3 ng ating community prediction ng MPL Season 7. Ilalabas ulit natin, i-recall lang natin yung mga ano natin, yung dinikta ng ating MLBB community. So, sige, for 2-0 naman. 2-0 lahat, ilabas nyo na lang. Pwede kayong pumunta sa YouTube natin, guys, for the content. Blacklist International versus NXP. So, malinis na 2-0 for Blacklist International. Second series natin, Signal Ultra laban sa Brand. Shout out nga pala kay Kuya D. Ayan. Sasabihin ako. Oh, ano Kuya D? Wait lang. Wait lang daw, magbibit ako saglit. Kaya Mariel Rogacion, kay Dison Flores yon. Magandang gabi kay Chester ko, kay Tonton, kay Mamdam Dominic Linda, kay Paul, kay Josh Alansigan, kay Hank Alansigan yon, kay Boss Aries, Ariel yon. Magandang gabi ulit sa inyo lahat. Balik ako lang sinasabi ni Chantel kanina. Blacklist International, kaya community prediction 2-0 against NXP. Community prediction to ha, 2-0 yung Blacklist against NXP. Bren versus Signal, 2-0 yung Bren. Omega versus LPE, 2-0 yung Omega. Ulitin ko, community prediction po to. Yun lang. Yun lang. Kasi, medyo kasi, iba na hurt pag hindi napipick yung gusto nila eh. Ginawa natin ng ano ng community prediction. Kaya kayo na po bahala. Na magano magsasabi lang kami ng mga insights namin ni Daddy A. Pero yan guys, ang ating week 3 day 3. So malalaman natin yan syempre sa susunod na araw kung sino ba ang mananalo talaga diyan. And the biggest shout out sa lahat ng sumusuporta sa atin. Huwag niyo pong kakalimutan na meron po tayong mga content from time to time sa ating Just ML YouTube channel. So meron tayong National Arena, Casters Prediction. Within this week, siguro maglalabas naman ako ng power rankings para sa support role. Kung sino ba ang pinakauna or nasa top ng ating pie. So, ayun. Anyway, guys, thank you. Pizza pie. Thank you so much sa inyo lahat. Siyempre, thank you so much, member of the jury. Oo. Okay lang, masasabi ko talaga, Chantel, ha? Mas mainit yung day 4. Mas mainit yung day 4. Kaya gusto na nga natin sanang, patantosan eh. Mainit yung day 4 ako nagsasabi sa'yo. After ulit na MPL. So, ayan, guys. Sobrang ganda. Sobrang galing. Abangay ngayon community prediction natin. Bit-bitin yung lahat ng bit-bitin na pwedeng bumoto sa poll natin para hindi talaga ma-eagle si mga teams yung sinusuportan. But anyways, thank you so much sa lahat na nakasama natin. Again, huwag niyo kalimutan na mag-like and follow sa ating page at mag-subscribe sa ating channel Just ML sa YouTube. So yan guys, thank you so much. Siyempre kami nakasama niyo for today. Ako sa ating Chantel. At ako nga pala si Daddy. Magandang gabi sa inyo lahat. Sabay-sabay natin panoorin yung day 3 ng MPL bukas.